Kamusta mga tol? Nanalo nga uli ang Lakers sa Game 2 ng 2020 NBA Finals against sa Miami Heat. Pero ano ba ang mga nakita natin pagkakamali ng Heat? At ano ang ginawa ng Lakers opensa para matalo ang Miami Heat? Yan na-explain natin ngayon. Pero bago yan, palike and subscribe sana mga tol. Salamat! Nagsimula uli ang Lakers na sabay si Howard at Davis. Wala naman si Bam at Dragic dahil sa injuries. Kaya nag-start itong si Hero at si Leonard. So syempre, atake ulit sa loob ng Lakers. Isolation dito si Davis kay Crowder. Umawi naman to si Crowder. Fakes, then drive to the basket. Dito, naka-corner naman si Davis. Kick out kay Green. Attack the closeout. Then ayan yung abangers na sinasabi natin ng weakness ng zone. Tingnan nyo si Howard dyan. Nag-aabang lang ng ayuda. Then eto uli yung bread and butter na pick and roll play ng Miami Heat. But this time, pick and pop ito kay Leonard kasi meron yung tira sa tres. Drive dito si Butler, then kick out. Pansinin nyo si Davis dito mga tol. Naalala nyo yung in-explain natin sa game 1? Kapag hinihila ni Crowder si Davis, mas malaki ang chance ng Heat na makascore. Then ayan naman yung atake ni KCP. Ayan uli si Howard na nag-aabang ng ayuda. Kanina kasi diba, naka-alley-oop kay Howard. Kaya ayan si Leonard ngayon, alinlangan na siya tumulong sa depensa. Dito naman, bumagsak si KCP. Kaya naging 5-on-4 yan. Pasa kay Hero, libre si Crowder sa ilalim. Pero nag-step back 3 itong si Superhero mga tol. At pumasok yan. Ang taas talaga ng kumpiyasa ng batang ito mga tol. Kumpleto siguro sa palo ng nanay niya to, kaya lumaking ganyan. Pagkatapos niyan, nagsimula na mag-zone itong Heat mga tol at napansin agad yan ng Lakers. Ayan si Howard na abangers ng ayuda. Ayan naman si Green, pumupunta na sa corner. Kaya dalawa yung option ni LeBron dyan. Pwede kay Howard ipasa or kay Green. Tingnan niyo yung pwesto ng Lakers dito. Ibang iba ito sa ginagawang pwesto ng Celtics against the zone defense na in-explain natin doon sa isang video natin. Tama ang pwesto ng Lakers dito. Pwedeng may kupat sa gitna kagaya itong ginawa ni Howard at meron din namang shooters sa mga corners. Pick and roll ang Miami rito, hila uli si Davis palabas. Pero ito si LeBron, nag-aabang na to help. Magandang pasa sa role ni Leonard. Libre si Hero sa corner, pero hindi ipinasa yan kaya nabutatayan ni James. Ito mga tol ang isang malaking kawalan ni Bam. He is much better offensively kesa dito kay Leonard. Kasi he can finish this strong or make that pass to the corner. Ito kitang-kita natin yung height advantage ng Lakers. Tapos itong si Leonard, sa labas pa pumunta. Pag sentro ka tol, ikaw dapat ang numero uno magdidepensa sa ilalim. Lalo pat ikaw lang yung malaki ng Miami Heat, kaya minama na ni Howard yan. Sablay naman si Butler dito, rebound ni James. Magandang pasa kay Howard sa fast break. Asan uli si Leonard mga tol? Ayan oh, hingal kabayo na. Yan ang problema kapag hindi ka ginagamit. Tapos bigla kang ginawang first 5. Kaya ayan, banderang tapos na yun sa fast break para sa Lakers. Dalawang magkasunod na fast break yan na late na nakababa itong si Leonard. By the way mga tol, ganito ba talaga mag-free throw itong si Howard? Ang layo sa linya. Ngayon ko lang napansin eh. Medyo kapos tuloy. At again, ayan ang offensive rebound ni Davis. Sabi ni Leonard yan, alang yang yan, shumyut pa. Again, and uli yung favorite na play ng Miami Heat. Crowder sa corner para hilahin si Davis. Umulong si Davis kaya nalibre itong si Crowder. Pause natin. Then ito yung palagi kong sinasabi na kahit sinong player, don't forget the basics mga tol. Backs out, backs out, backs out. Apat na Lakers yan, mag-isa lang si Butler dyan. Pero walang backs out kay Butler kaya natapik pa niya yung palabas. Kaya nalibre itong si Longhair na kamag-anak ni kay Dick. Then sunod-sunod na ginamit naman ng Miami Heat ang zone defense nila. So nang hit dito, magaya nung in-explain natin sa video natin about Miami Heat zone defense, ayan yung ilalim ng Lakers, butas ang gitna. Cut si Davis sa gitna, ayan si Howard na abangers, hindi makalapit itong si Olynyk, kaya mid-range jumper ang ginawa ni Davis dyan. Zone uli dito ang Heat, seal si Howard kay Hero, tulong si Arjo sa ilalim, kaya libre itong si KCP sa corner. Fast break naman ang Heat dito, screen si Butler kay Crowder, tapos nasa labas si Howard at Davis, kaya libre itong si Crowder. Paano nangyari yung mga tol? Ito kasing si KCP na dapat siyang tutulong sa drive dyan. Nagre-reklamo siya sa referee dahil hindi tinawagan yung foul na nagminti siya sa stress kanina. Tandaan nyo mga tol, kapag may reklamo kayo, sa presinto kayo magreklamo, wag sa referee. Kapag nainis ang referee sa inyo, baka tawagan pa kayo ng technical foul niyan. Zone uli ang Heat, ang ganda ng pwesto ng bigs ng Lakers dito. Drive si KCP, libre si abangers ng ayuda sa ilalim. Pero sa corner pinasa na open din naman. Pick and pop naman ang Heat dito. Ito naman yung sinasabi natin kanina pa na ginawa dapat ni KCP. Itong weak side help na Danny Green dito. Gaya din ang sinasabi natin dati pa, dapat palaging may kukuha sa may hawak ng bola. Dito, imbis na kunin ni Butler si James, si Howard ang kinuha niya. Kaya ayan, bengga yan sa tres. Zone uli ang Heat dito. Ayan uli ang pwesto ni Davis at Howard panlaban sa zone. Tingnan nyo mga tol, yan ang value nung nasa gitna. Instead na lumapit si Butler dito kay Kuzma, tumulong siya dito kay Davis sa gitna. Kasi si Crowder nasa likod ni Davis, diba? So madaling pasa yan para sa gitna.
kaya nalibre si James Reid dyan at NC Davis for the offensive rebound. Soon pa rin ang hit dito, drive si Kuzma, tulong si Longhair, kinuha ni Nan yung abangers, kaya libre si KCP sa corner, patay ang butike, rest in peace. Nakasuon na pa rin ang hit, dito pasa sa ilalim, then dunk na yan ni Davis. Then ito mga tol, similar situation kanina diba, apat na Lakers, then isa lang si Butler. Pero this time, maganda yung ginawang backshot ni Rondo dyan. Pick and pop naman dito si Nan at si Longhair, magandang screen, nakabuelo si Nan, at nag-alangan itong si Kuzma sa health defense. Take out mga tol, hinila na naman palayo si Davis dito. Dito naman, dalawang magkasunod na tinapon ni Kuzma ang sabaw, pero nandiyan si Caruso for the offensive foul. Soon uli ang hit dito mga tol, ang ganda pa rin ang pwesto ng Lakers, ayan si James sa gitna, si Davis naman ang abangers, magandang pasa kay James sa gitna tapos bagsak sa abangers. 10 out of 10 para sa Lakers mga tol, perfect talaga yung ginawa nila dyan. Pero ang malamang na hindi napansin ng karamihan, eh itong fake pass ni Rondo. Ang ganda ng pwesto ng hit dyan to stop yung pasa kay LeBron sa gitna at kung kay Davis din sa ilalim. Nakaharang si Iguodala dyan diba? Pero pag fake pass ni Rondo kay Davis, gumalaw bigla itong si Iguodala. Kaya naipasa na niya yung kay James sa gitna. Ang talino ano mga tol? Soon pa rin yung hit dito, same position pa rin ng Lakers. Si Caruso naman yung nag-cut sa gitna. Hindi maipasa dahil kay Iguodala. Nakarating kay Davis ang bola at natapon ng sabaw. Good defense by the Heat this time. Sa second quarter naman, halos buong quarter nag-zone defense ang Heat mga tol. At naka 39 points ang Lakers sa second quarter. Dito ayan yung zona. Napunta kay James sa corner ang bola. Ball fake. Dumayo bigla si Arjo. Tinira na ni James. Medyo mali si Arjo dyan mga tol. Andyan si Olynyk at Iguodala sa help. So dikit mo na dapat yan na parang crush mo. Then malas pa rin si Arjo mga tol na main sniper ng Heat. Medyo pilit kasi yung mga tira eh. Maganda yung depensa ni Morris dito. Ito yung isa pa, good contest din ni LeBron. Then syempre, hindi mawawala yung isolation kay LeBron mga tol. Dito, zone defense pa rin ng Heat. Good drive and si Caruso. Ayan yung abangers. Mintis ang 3, pero nakuha ng abangers ang ayuda. Wide open 3 yan for Green. Yan yan ka-importante yung abangers mga tol. Mayor! Baka naman, yung ayuda namin nasa na po. Zone defense ulit ang Heat. Cut si Kuzma sa gitna. Screen si Morris for the lob pass. Pero gaya na sinabi natin dati, kaya si Crowder at Butler ang nasa ibabo dyan para hindi madali ipasa yung bola sa gitna. Napakaganda nung ginawang pressure ni Crowder dyan, kaya yan, tapo na naman sa bao. Ayan naman si Morris sa gitna, kinuha ni Crowder. Si Nan naman ang tumulong kay Davis, kaya nalibre itong si Caruso. Zone defense pa rin ang Heat, drive si Rondo, tulong si Olynyk, libre ang abangers. Dito naman, napakaganda ng ball movement ng Heat mga tol. Good D by AD, kick out kay Longhair, pasa sa corner, help uli si AD, pasa sa gitna, kick out sa corner. Medyo mabagal ang rotation ng Lakers dito mga tol, kaya nakashoot siya Miami Heat. Soon pa rin ng Heat, pwede ka na actually mahiga sa gitna sa sobrang luwag mga tol. Naipasa kay Rondo, walang lumapit kay Rondo kahit isa, may social distancing daw mga tol eh. Kaya easy 2 points na yan. Abangers kasi itong si Davis, kaya hindi makalapit itong si Olynyk. Yan talaga ang banger, kapag nakatambay lang yan dyan, malaking tulong talaga yan mga tol. In-explain na natin mabuti yan, panoorin nyo na lang later. Dito naman, bad defense ng Heat mga tol. Pinaba ni Rondo ang bola, nagkumpulan silang lahat kay Davis, na libre-libre naman ngayon si Morris sa 3. Soon pa rin ng Heat, ball fake ni James sa corner, nakasalaksak siya, pasa kay KCP, ball fake din siya sa corner, kaya nalibre siya dyan. Ito naman sinasabi natin na yung pwesto ni Abangers, talagang palagi nalilibre sa zone mga tol. At si Kuzma sa gitna, kaya napatingin si Adjo, then sumalisin naman itong si LeBron sa pwesto ng Abangers. Ito naman uli si Superhero. Magaling talaga tong bata na to mga tol. Bilib ako dito. Dito naka-layup si Rondo sa fast break. Pero after nyan, nagkaroon ng miscommunication ng Lakers sa depensa. Dito, nakala ni KCP, kanya si Crowder. Pero kay Green yan. Kaya walang tao to si Butler at nakashoot si Arjo sa 3. Then nagsimula naman mag-init ang Lakers sa 3rd quarter mga tol. 7 dikit na tirada ang ginawa ng Lakers. Mismatch si Crowder dito kay Davis. Then ito na naman si Davis, 3 pointer sa corner. Then doom drive si Davis. Tapos fast break ang Lakers at nagpasagasa sa 3 si Arjo. Tapos zone pa rin ng Heat, drive and ball fake si LeBron, wide open sa teardrop, then tambay uli si Howard at Davis, pass sa gitna, then pass sa abangers, then talagang lugi sa laki mga tol, offensive rebound and putback dito by Davis. Dito, binaksot na nilang si Davis, pero talagang malaki ang height difference. Another offensive rebound and putback by Davis yan. Nagmintis naman si Kuzma sa 3 dito, pero tingnan nyo si AD dyan for the rebound, kaya ayan. 3 naman ni Rondo rito, magandang ball movement yan mga tol. Then 3 ni LeBron, phone pa rin ng Heat, then pasa kay LeBron sa gitna, at 3 uli yan ni Rondo, magandang ball movement uli mga tol. Pero sa kabila ng lahat ng yan, sumabay yung Heat sa 3rd quarter mga tol. Ito yung Butler pick and roll.
Then magandang slip screen ni Leonard at paso ni Butler dyan. Ito naman si Olynyk na ang middle initial ay letter C. Back-to-back threes by Kelly kay Dick Olynyk mga tol. In-explain na rin natin yan kung paano ginagawa ng Miami Heat yan sa opensa. Panoorin nyo na lang later. Then dumrive itong si Jimmy Butler. Isa pang drive ni Jimmy Butler, kikot kay Olynyk, then biglang sumalaksak, may kasama pang foul yan mga tol. Sa fourth quarter naman, hindi na talaga nakadikit ang Heat mga tol. Nag-zone ng Heat sa buong fourth quarter, pero talagang alam na ng Lakers kung anong gagawin to break the zone. Tingnan nyo si Morris na abangers dito, pagkapasa kay LeBron, umiscreen na siya kay Olynyk para bigyan daan itong si LeBron. Si LeBron naman, dumrive with ball fake pa for the layup. At hindi na nakatulong si Olynyk dyan dahil sa ginawa na yan ni screen ni Morris. Screen naman dito si J.R. Smith kay LeBron. Rotate si Hero kay LeBron. Pero look at this amazing touch pass ni LeBron papunta sa corner. Wide open si Morris dyan. Gitna naman uli dito si LeBron. Balik kay Caruso. Ayan pa din si LeBron sa gitna. Kaya kinuha siya dyan ni Crowder. Kaya wide open naman itong si Green mga tol. Pero buong game, ang daming sablay niya ni Green mga tol. Then si Davis naman yun nasa gitna. Balik sa top. Pass sa gitna. Inaon ni Butler. Pass sa corner. Drive si KCP. Then pass sa Abanger. Sa play na to mga tol. Isang dribble lang ang nangyari dyan. Pasa-pasa lang ang ginawa nila para makapunta sa gitna at sa Abangers yung bola. Screen naman si Caruso dito. Drive si LeBron. Ayan yung Abangers sa lob pass. Offensive rebound by Davis. Then tip-in naman ni LeBron. Lamang talaga sa laki ano mga tol. Lugi talaga eh. Ito pa isang offensive rebound ni AD mga tol. Dito naman sumablay si AD. Offensive rebound naman ni LeBron. Kaya ayan, nakadrive si Caruso. Then magandang drop pass kay AD sa Abangers area. Pumwesto naman si LeBron dito sa gitna. Habang pa rin si Davis. Nabigay kay LeBron. Alinlangan ngayon si Olynyk dahil kay Davis, kaya easy layup na lang yan. Sa Heat naman, tinry ni Jimmy Butler na mag-take over mga tol. Pero hindi talaga kinaya eh. Dito, isolation siya kay Sabog. Tapos, isolation naman kay Green. Dito naman, nag-fast break si Jimmy Butler. Pero nakahalata na yung Lakers mga tol, kaya kinuyog na yan. Isa pang isolation ulit kay Jimmy Butler pero sumablay yan. Dito naman, naka-assist itong si Butler kay Olynyk sa pick and roll. So ano ba ang napansin natin sa game na to mga tol? Sa akin palagay, napakaganda talaga ng pinakita ng Lakers. They really played well as a team. Parang wala akong nakita nagbuwaya sa larong ito. Lahat na ata ng pinasok nila naka-score. Except dito kay Sabog na alam niya naman siguro kung bakit, diba? Parang na-master na ng Lakers ang gagawin against the 2-3 zone. At ang ginagawa pa ng Heat, sunod-sunod sila kung mag-zona. So makita lang ng Lakers na nakasona sila, e pwepwesto na kaagad sila sa butas ng 2-3 zone. Pasa sa gitna, pasa sa abanger, ball fakes, good screens, at magandang shooting sa labas. Tapos, grabe yung effort nila sa offensive rebounds. Kaya nakakuha sila ng 16 offensive rebounds, which is the right thing to do naman kasi talagang lamang sila sa height mga tol. Ang isa pang mabigat kasi talaga dito sa Lakers, sa 10 taong ginamit nila sa game na to, si Howard lang ang walang tira sa 3. Sa game na to, 16 out of 47 sa 3 ang Lakers. Malas pa dyan si KCP at Danny Green na puro sabaw yung tinira. So talagang binuo ang lineup na to para i-complement yung skills ni LeBron at AD na marunong pumasa. Isa pa, palagi pang si LeBron at si AD yung nasa gitna para i-break ang 2-3 zone. And this is really a very good game plan for the Lakers mga tol. Sila ang dalawa ang best threat ng Lakers to score. Kaya they will always attract the defense and at the same time, oras na mapasahan sila sa gitna, GG na kaagad dyan mga tol kasi magaling sila umiscore at marunong pamamasa. Malaking kawalan talaga yung Dragic at Bam for the Heat kasi they bring a lot sa table ng Heat offensively and defensively. Kitang-kita naman na lamang talaga sa taong Lakers dito mga tol, lalong-lalo na ngayon na wala pa yung dalawang players ng Heat. So I think, para magkaroon ng chance ng Heat sa series na to, it's time for the Heat to try something new na hindi pa nakikita ng Lakers before. Kasi yung man-to-man at zone defense, talagang napaghandaan na yun ng Lakers mga tol. I wanna see something new from the Heat. Kung naalala nyo pa yung Gilas 1 ni na Christian at Baroka mga tol, kapag nakita nilang nakasona ang kalaban, pumupwesto sila agad sa panlaban sa zone kagaya ng ginagawa ng Lakers ngayon. Pero merong isang game na ang kalaban, Token Text ata yung mga tol, hindi ko masyadong maalala eh. Ang ginawa ng Token Text noon, sa umpisa, pupwesto sila sa zone. Papakita nila na nakasona sila. Tapos, after a few seconds, bigla silang magpapalit sa man-to-man. At naging super effective noon mga tol kasi nakapwesto na yung Gilas na panlaban ng zona. Tapos biglang papalit sa man-to-man ang Token Text. Kaya't kadalasan na nangyari doon, puro broken play mga tol. So baka pwedeng itryan ng Heat, di ba? Kahit hindi ganyan mga tol, huwag lang sana play after play, zone defense ang gamitin nila. Dahil alam na ng Lakers ang gagawin nila panlaban sa zone defense. Kung hindi magtatry ng bago ang Miami Heat, eh pusta nyo na ang lahat ng ari-arian nyo sa Lakers mga tol. Pati yung kapitbahay nyo chismosa, isama nyo na rin sa pusta. Masensya na pala mga tol at marami nagre-request ng shoutout pero hindi pa natin nagagawa. Pero shoutout kay Ivana Alawi kahit hindi naman siya nagpapa-shoutout sa akin.
O yan mga tol, kita-kits tayo ulit sa Game 3 ng NBA Finals. Don't forget to like and subscribe sana. Salamat mga tol!